Tapos ito yung mga parang kill anybody from 10 all males 10 up. So yung mga bata talagang ang armas nila ngipin. Kakagat magkagatan dun sa mga sundalo Amerikano kasi wala silang armas. We always have criticisms about the authenticity of certain exactly. things. Exactly. May I? No. Wait. Let me finish okay, sige. First. The Pod Network Entertainment. Isang magandang araw sa inyong lahat at inaanyayahan namin kayong sumali sa aming mundo dito sa Best 10 Pets. Ako po si Butch Francisco na nagpupugay at kasama ko ang aking katotong si... Si Leo Katigbak, pero hindi ko alam kung bakit may kasama ako mukhang nakapamburol, pero... Pangkasal naman. hindi po ito ang isang episode ng Linggo ng Wika. Ito po ang episode na tungkol sa mga top 10 Pinoy movies na gusto mo sanang ipapanood sa mga banyaga, sa mga dayuhan, sa mga turista, or anybody na... Parang i-encourage mong manood sila dito sa... Nang, kung hindi pa sila nakakapanood ng pelikulang Pilipino at gusto mong may mapanood sila, ito yung mga pauuna mo. Ito yun. Okay. Ipapanood sana sa mga dayuhan. 10 pala. Igorota. Charito Solis. 1968. Bakit gusto ko itong ipapanood sa mga foreigners? Kasi... Topless si Tito Chan. Well, that's one. Kasi 1968 movie ito. Alam mo kasi Leo, ang isang kinapipikon ko lagi, yung mga alam mo yung mga foreigners na nagsasabing parang, where is the Philippines? Para lang ipakita sa mga banyaga na 1968, meron tayong yung tribes na people, indigenous people na dapat ipagmalaki natin at dapat ipreserba natin ang kanilang kultura. So nadun yung mga nadun sila Charito Solis, sila Mario Montenegro, tapos at the same time meron tayong Ayala Avenue in 1968 na modernong moderno na. 'Di ba may contrast, 'di ba? Parang hindi tayo nakatira sa puno. 'Di ba yung ganoon? Tama, naiintindihan ko naman 'yun, pero ang setting ng Igorota hindi naman Makati. Hindi, pero lumipat sila. Nung kinasal na si Charito Solis at si Rick Rodrigo, lumipat na sila sa Makati. Okay. So makikita mo talaga na maganda ang Ayala Avenue even in 1968 at wala pang traffic. Makikita mo na mga Pilipino kahit na let's say, nasa ano sila, nasa Mountain Province, nakapag-aral sila sa Harvard at sa Radcliffe, si Charito Solis. So ibig sabihin, edukado ang Pilipino at nakaka-afford magpadala ng mga anak sa Estados Unidos para makapag-aral. So yun ang gusto kong ipamuka sa mga foreigner. Yun. So at number 9, Working Girls. Okay. Ito may Ayala Avenue din to. Because ito kasi women empowerment. Okay. Ako naniniwala kasi na ang isang bansa na may boses at marunong lumaban ang mga kababaihan is an advanced culture. Di ba? Kasi pagka yung ang babae yung api-api at walang boses, ibig sabihin suppressed sila. So hindi maganda yung culture nung bayang yon. Okay. Samantalang sa working girls, di ba? Parang lahat sila may power, even si Ryu Luxin in the end na kahit na kinukutya ni Cesar Montano na hindi pa kilala that time, natutong lumaban. Ayun. At number 8, ito, Malyari. Okay. Para naman hindi naman sabihin ng United Kingdom na sila lang ang merong Jack the Ripper o ang Estados Unidos na sila lang ang merong Boston Strangler at si Jeffrey Dahmer. Hindi, not for those reasons kasi who would want those, no? Pero tayo, meron tayong father Juan Severino Malyari. Parang feeling ko nga ang china-channel mo nga si Malyari dyan sa suit. Hindi, mas maganda yung attire niya. Tsaka pari siya eh. Ang gusto ko ipunto rin dito, sige. Malyari, sinasabing ito yung first recorded na serial killer sa Pilipinas. Nothing to be proud of actually. Pero ang gusto ko lang ipunto dito, way back in the 60s, nagkaroon tayo ng... Serial killer? Hindi. Isang babaeng nakapagtestigo laban sa isang
mass murderer na si ang pangalan niya si Richard Speck sa Chicago ito may namatay na 8 nurses. Pero siya nakaligtas. Ang pangalan niya ay si Corazon Amurao na dapat kilala mo dahil siya isang Batanggenya. Hindi ko na makilala lahat ng taga Batangas eh. Pero prominente siya. Ah, okay. Pero hindi pa ako buhay nun. Ay, magwo-walk out na ako. Actually, I agree with your selection of Malyari, but I think my reason for including it is more with the structure of the movie, with the way it was created. Kasi ang Malyari naman, pag pinanood mo, ang aspeto lang na historical dyan ay yung serial killer eh. Pero all the other elements of the movie are, there's either a supernatural or a fantastical element to it na ang feeling ko naman, siya yung tipong mag-a-appeal dun sa mga sumusunod, dun sa mga problema sa mga HBO at sa mga Netflix na parang ang gusto nila, hindi yung very, very straightforward na paglalahad. That there are certain other elements that make the story interesting. To me, that's the one that would appeal to a lot of foreign audiences. At number 7, Gumbursa. Ito kasi para lang naipakita sa mga dayuhan, lalo na yung mga mananakop, that the Filipinos can only take so much at mag-aaklas tayo. Hindi mo napapansin, hindi ako masyadong maano sa mga technical elements, yung mensahe ng movie para ipakita yung Pinoy pride. At number 6, Sana Maulit Muli. Okay. Ito, yung Aga Leia movie, ito para lang ipakita sa mga Amerikano na hindi lahat ng Pilipino ay nagpapakamatay magpunta sa Estados Unidos. Kasi di ba doon si Leia Salonga, ayaw naman niya talaga, kaya lang napilitan siya kasi nga parang wala na nag-aalaga sa kanya dito at yung nanay niya si Rosemary Sonora ay pinitition siya. Pero yun nga, good for her, she enjoyed life. Ang maganda pag magmamigrate ka sa Amerika, make sure na wala ka pang pinanghahawakan sa Pilipinas, wala ka pa na-establish, wala ka pa accomplishment kasi mas mag-i-enjoy ka dun eh. Number 5, Larawan. Okay. Siyempre, alam mo na, pinagalingan nito, no? Nick Joaquin, tapos ginawang... Portrait of an artist. Ginawang... Nagmula sa stage plays, tapos naging pelikula. Tapos ginawang musical. Tapos ginawang musical film. Yes. Okay. Ito, if only for the fact na parang ipakita lang natin si Joanna Ampil na world-class talent. Mm. Di ba? Tapos, and that we had fine things in life. Yes. Di ba? Parang... ipakita natin na parang bang exposed din naman ng mga Pilipino sa mga magagandang bagay. Kasi, di ba yung bahay nila na kahit yung pre-war, well, bago mag-era, no? Napakaraming na ang gaganda ng mga kagamitan nila. Tama. Tapos nung naghanda sila, may cream puff. May parang pag naghahanda ka sa bahay mo. Hindi na kasi, wala na yung mga, kumbaga si Gene Gonzalez ang hahanapin mo para maghanda ng ganun. True Larawan, maipapakita natin sa mga Banyaga na we appreciate literature at saka ang mga poesiya. Diba? Na meron tayo, nakulturado naman tayo. Oo. Anyway, at number 4, Karnal. Okay. If only for the music of Ryan Cayabyab, diba? Haunting. Tapos again, para malaman din nilang, again, meron tayong filigree na jewelry. Diba? Yung mga, although hindi, kasi di ba yung mga pinapakita doon yung mga alahas, yung mga Pinoy design, yung mga kamatchile, tamburin, sampalok, yung court, pero made of pinukpok na gold. Although, hindi naman 5,000 years yung art form na yon, pero para lang again ipakita sa mga Banyaga na we have those things. Diba? Sa parang hindi tayo minapatamata. Ang number 3, ganito kami noon, paano ko ngayon. Ito importante to para malaman din ng mga foreigners that at a certain time at the turn of the century, we were looking for our identity. Kasi wala pang Pilipino noon, 'di ba, yung tinatawag. So pero at the same time, meron na tayong pride as a race. Yun. Kaya yun ang aking number 3. Ganito kami noon, paano kayo ngayon. Number 2, ito,
my favorite actually, Oro, Plata, Mata. Ito, the richness of the Filipino culture, lalo na yung Oro part, no, yung masagana pa, bago pa bumagsak ang koridor, makikita mo naman na saka naman merong yung mga donya, yung mga senyora, may taga balat ng butong pakwan. Although, kung ikaw ba, magpapabalat ka ba ng butong pakwan sa ibang tao? But that was part of the culture. I remember hearing stories about that. Yeah, pero lalo na sa Negros. Pero kung ikaw, kakainin mo, parang, pag ito, butong pakwan, tapos lagay dyan, butong pakwan, lagay dyan. Ah, kung titingnan mo naman, hindi naman galing sa bibig ng mga katulang. Hindi ah. Ang pag-aano nila, I mean, they will, pero pag ang break nila, sorry, no. Well, ngipin ang ginagamit nila. Ngipin, tapos lagay ganyan, iipunin nila. Ako pag kumakain, ako ganyan ang ginagawa ko. Pero ang natatandaan ko, pag halimbawa naghihimay, hindi ngipin ang ginagamit. Hindi, ito si sure ako, yung butong pakwan. Sige. Tapos yung mga nagmamadyo, sila Lord of Villanueva, tapos kukuro siya ng gano'n, para automatic. Pero naman, not for anything. Diba? Yung, kahit hindi pa nalawayan, nahinga na yun. Saka Oro, Plata, Mata, para mang, it showed that we live the good life. Oo, di ba? Hindi ka laging ganito sa Pilipinas. Uh-oh. Kasi again, talaga, ako kasi alam ko talagang mababa ang tingin sa atin ng mga foreigners, unfortunately. Di ba? Ang ano lang naman, ang apumupuri lang naman sa atin, yung mga vlogger na mga ano, kasi for content lang naman, tsaka for views ang ginagawa nila eh. Sinasabi na maganda Pilipinas, pero wag ka, I'm sure, marami din silang reklamo. Alam mo, hindi ko alam kasi kung sino yung mga nakakahalubilo mo. Kasi I can see na may mga foreigners na mababa ang tingin sa Pilipino. Pero ano ko rin naman namimit, maganda ang tingin nila sa Pilipino. Eh ikaw, ewan ko kung saan ka. No. No. It's not even yung na-meet kong foreigners. Because I know, alam ko ang buhay ng mga OFW. Alam ko na kaya 'di ba kahit nga sa ano immigration pinapahirapan ang mga Pilipino. Ito magugulat ka ha. So Elvira Manahan, the mother of Mr. M. There was a time in the 80s kasi dito nag-uumpisa yung mga OFW na yung mga nagdo-domestic helper. Nagpunta siya ng Italy. Alam mo ba na pagkamalan siya domestic helper? So inilayo, parang hiniwalay siya. Wait, kahit naman si Johnny Manahan, nangyari rin sa kanya hiniwalay. But I think it's part of it is also the profiling. Like yeah. For example, nung nangyari yung 9/11, yung mga may itsurang mukhang hindi mukhang Pilipino, bigla sila yung nadada. Kanya-kanya rin naman panahon. Eh, imagine pati si Alma Moreno. Parang kinwestiyon ako. Kahit ako naman nahiwalay. Pero yung sa akin, it's just one of those things. Pero kahit na, di ba, parang gusto mo bang dumadaan ka sa ganun? Hindi ko sinasabing gusto. Kaya lang, I will also not make a big deal out of it. Kasi titingnan mo rin naman kung sino yung ibang mga pinupol nila sa lines eh. Kung pare-pareho kayo ng itsura, could be. Pero kung aliwa parang iba-iba, it could be a random check and whatever. Ako naman, ang sa akin, hindi para naman palakihin ko pa yung ganyan. Ay, di, para ano na. Ako, inaano ko lang kung ano maitutulong ko ha. Oh. Para sa kabutihan ng mga Pilipino dahil ang feeling ako ano to ramdam na ramdam ko yung oppression ng Pilipino I will concede that but ang isang mahirap rin naman kasi parang kumbaga aminin rin natin minsan kagawa rin naman ng Pilipino kaya nangyayari kasi ganito na lang kasi medyo may ingay ang mga Pilipino katulad na lang ito I was in Italy recently. Nung dati nagpupunta ako sa Italy gusto ko nakikimit yung mga kababayan natin doon Pero ngayon, recently, yung mga ibang nandun, winarningan na ako. Sinabi nila na, Leo, mag-iingat ka pag halimbawa yung mga kababayan lumilipat kasi recently ang nangyayari, sila na ang nangluloko sa kapwa Pilipino. O isipin mo yun, kapwa Pilipino mo yung gumagawa ng sariling problema. Pilipino na yung nagwa-warn sa'yo ha, na mag-ingat ka na sa ibang kababayan kasi yung mga bagong dumadating dito, ang ginagawa nila, una nilang gaganchuhin kapwa Pilipino. Eh, ikaw mukhang mayaman ka pa naman. Hindi yun yung ano. Kagancho-gancho ka. Ang point ko, yung sa atin, it is unfortunate talaga na naaapi. Pero meron din naman kasing yung iba na ang parang kumbaga, gagawa sila ng ikasisira ng
karamihan ng Pilipino. Ang mga OFW, as far as I know, nagmamahalan sila. Pero ewan ko, siguro, I don't doubt naman yung kwento mo. Pwede, it could be happening, which is unfortunate. Pero meanwhile, dito muna, i-push natin muna kung ano yung Philippine pride. Okay. And at number one, Balanghiga Howling Wilderness. Tapos, ang katay niya, Amigo. Okay. Ito kasi, nothing tourist here, mas maraming napatay ang mga Amerikano in that very, very short span ng, ano ba to, yung 1899 to 1902. Although, ang alam ko, Philo-American War, hanggang 1908, kasi may mga splinter groups pa rin nakikipagdigmaan sa mga Amerikano until 1908. At ito, itinago ito sa history. Diba? Sa yung Balanghiga, sa, well, yun, the bells of Balanghiga. Di ba sabi nga ni Captain Jacob Smith, parang do not stop until you turn the place into a howling wilderness. Mm-hmm. Na, tapos, ito yung mga parang kill anybody from 10, all males, 10 up. Mm-hmm. So, yung mga bata, talagang ang armas nila ngipin. Mm-hmm. Magkagatan dun sa mga sundalo Amerikano kasi wala silang armas. Mm-hmm. So, yung mga ganoon parang, of course, I did not live to see that, pero my heart bleeds. Mm-hmm. Just thinking about it. Mm-hmm. And it is so, ano to, para bang nakakaantig talaga ng damdamin na yung mismong si ano to, John Sayles, na the Indian director from the US, Amerikano na mismo, he felt it was proper na ipakita ang totoong nangyari. Diba? Parang ang dami namatay in that short span compared to the 300 years na nandito ang mga Kastila sa Pilipinas. Although, natotoo, kukunti lang na matagang Kastila dumating sa Pilipinas. Pero 300 years under Spanish rule. Pero mas maraming namatay talaga nung Phil-American War. At ang hindi ko lang alam kung maraming namatay ng British occupation of Manila. Alam mo, ito maraming hindi nakakaalam ha. We were occupied by the British, but only in Manila. Yun. So yun, para again, ipakita rin yung ano natin, yung ipakita rin to show the world na this is one missing chapter in the history ng American history. Yun. So that completes my list. Okay. At mamaya, when we wrap up, magsasabi pa ako sa iyo kung bakit ito ang mga pinili ko. Okay, so go on with yours. Okay. Palagay ko medyo magkaiba yung criteria na ginawa natin dito sa mga pelikula. Kasi ako, I looked at it from a cinematic standpoint and also from a cultural standpoint na pwedeng may reference sila. Parang mga pelikula na magiging interesado, not necessarily to teach them about Philippine history or whatever. Pero kumbaga, may konteksto na on a cinematic level, as you said kanina, hindi ka nag-ano ng technical. To me, technicals are important kasi aminin man natin, kahit nga sa Oscars, kaya madalas hindi tayo nakakapasa, magandang kwento natin pero sabay tayo sa technical. Because when you look at cinema as a whole, it has to be a combination of both. Okay, number 10. Ang number 10 ko, tsaka wait, sorry, can I add lang something? Medyo nahirapan ako sa paggawa ng listahan na to because in the time that they asked us to prepare, I actually kept changing my mind because iba-iba yung inputs na nakukuha ko. Even from friends, a lot of this can also be anecdotal. So ang number 10 ko, actually, medyo torn ako sa Maynila sa Kukunang Liwanag at saka sa ganito kami noon, paano kayo ngayon? Para ang layo nung dalawang yan, ha? Hindi. Kasi ganito, from a cinematic standpoint, they also show different aspects of our history. Ang sa Maynila lang, that was the reality at that particular time that they shot this. This was in 1898-1899, as you had mentioned earlier. Ang difference lang, ang Maynila sa mga Kukunang Liwanag, unang-una, kilala si Lino Broca abroad. So, kung gusto mong makapanood sa kanila ang isang pelikula, this was a very, very well-crafted film. Tapos si Mike De Leon pa ang cinematographer niyan. So, pag pinanood mo siya, pulidong-pulido siya, at maihahalin tulad mo dun sa mga
movies na acclaimed from Cuba, from Argentina, from a lot of those territories na na-occupy ng ano, so ng Kastila. So meron siyang sensibility that will make it more appealing. And then yung journey ni Julio Madiaga is something that can be somewhat universal in any society na malaki ang disparity ng mayaman at saka ng mahirap. Yeah, ano naman ngayon, ang journey ni Ligaya Paraiso. Pero kasi mas minor eh. I mean, siyang sinundan ni Julio Madiaga, pero yung kay Ligaya Paraiso kasi, parang ano na siya eh, parang subset siya dun sa journey ni Julio. Ngayon, yung sa ganito kami noon, to me, it's also very, very interesting because it shows naman the culture of the Philippines and a lot of people who were also colonized could probably relate to it. Ang maganda lang dun sa ganito kami noon, medyo light ng treatment niya. So to me, there is a higher entertainment value in something like ganito. Kasi ang sa Maynila sa Kukunaliwanag, medyo mabigat siya eh. So kumbaga, titingnan mo rin kung yung halimbawa pagre-recommendahan mo na foreigner, ano ba siya? Gusto lang niya makakita ng halimbawa a bigger snapshot of what the Philippine culture was or something that's a little more heavy. You have the likes of Sina Lino and Sina Mike De Leon working in favor of the other one. Doon sa kabila naman, meron ka lang ano niya, para kumbaga, it's something that I can relate to. We were also colonized. Maybe that was our experience. So on and so forth. Ang number 9 ko naman, Karnal, which is also on your list. Okay. Ang sa Karnal, tama ka eh. It shows a particular side of Filipino culture. Kaya lang, the reason I also would recommend it, kasi ang napansin ko, and this is in dealing with a lot of foreign festival programmers right now, there's actually been an increase in the request for the movies of Marlene Diaz-Abaya. And largely because of her sensibility with regards to women's issues. So I think on a deeper level, for me, for Karnal, mas maiengganyo ang mga kung cineast man, na panoorin ang pelikulang to. Kasi makikita nila ang pananaw at punto de vista na isang babaeng direktor sa paggawa ng pelikulang Karnal. So you have the visual part of it, which is very, very competently done by Sina Fiel Sabat for production design and Sina Manolo Abaya for cinematography. But on a deeper level, you have that female psyche, which seems to be a dominant theme in a lot of foreign festivals right now. Yung number 8 ko, kasama rin dun sa film fest nyo, it's Rewind. And I'm sure this is going to be a very highly charged discussion. Pero ano yun, di ba may pinanggalingan na foreign movie? Well, doesn't matter. A lot of the other movies have inspiration. Ang sinasabi ko lang, for a movie to gross over a billion, it has connected with something on a very, very basic level. Yung sa akin naman, I'm sure I'm going to get bashed for this eh. Who? Ako. Yeah. Hindi ko sinasabi. Pero ang sinasabi ko, ang mga nakapanood ng Karnal, kahit yung makakilala kong foreigner, sa kanila, baliwala naman na it's similar to another movie on the basic premise eh. Kasi ang pagtatalunan mo na lang naman dyan is the final execution eh. Maganda ang pagkakagawa na May Cruz dun sa pelikula. Maganda ang mensahe niya. Universally, ang reaksyon ng lalaki at babae manunood pareho. So yung sa akin, you wanted something contemporary, you wanted something recent. It's a good gateway before letting them dive into something that's heavier or that's deeper. Yeah. Ako, yun lang naman ang punto ko dyan eh. Okay. Ang hirap pala pag suot mo yung, ano to, yung nakabarong Tagalog ka, parang hirap kumilos. Oh, ang hirap mag-react. Hindi ako maka-react. Oh, sige, okay. Oh. Para mo nilagay sa straight jacket. Oh, tama. Okay. Kaya sige, punti na number 7 na lang. Ang number 7 ko, On the Job. Okay. In fact, On the Job is actually one of our strongest performing movies even on iTunes. And it's something that is connected to a lot of people. Both are contemporary as Rewind. Eh. But Rewind shows more of a relationship between a husband and a wife. This one is on the grittier side na parang kung iisipin mo, maybe it's a more contemporary Maynila sa Kukunaliwanag also with the issues that they have. But it is a well-crafted movie. It has very, very good stars. And ako, ang natutuwa ako sa kanya, karamihan ng nagre-react sa kanya favorably are foreigners. So kung ganun yung makikita mong metric, kung sila nagre-react sa ganyan, di mas maganda rin siyang ipakita doon sa mga ibang ano. Ano ba pinagkaiba niya na you have Narcos or some of those other, or Mayans coming from other countries?
ito, it just shows maybe a darker side, the darker underbelly of Metro Manila, of the Philippines. But on a competence level, maganda ang pagkakadirect ni Eric Mati, magaganda ang pagkakalabas at pagkakalahad ng pelikula. So to me, from a cinematic level, it's something that I would recommend. Kasi as far as I know, foreigners are already enjoying it. They are giving it a very, very good review also. Ang number 6 ko naman, General Luna. Ang General Luna, granted that it may be, we always have criticisms about the authenticity of certain exactly. scenes. Exactly. May I? No. Wait. Let me finish okay, sige. First. Pero ang sa akin kasi, it's almost... when you have a movie like General Luna that is historical to begin with, which is the type of movie na hindi na natin ginagawa. Of course we do. Puro indie na low budget. General Luna was a big budget exercise. Ang sinasabi ko, disconnected with a large chunk of the young audience. Pinanood nila. And sa akin, granted that it's flawed, the fact that they were suddenly interested in General Luna was something. Ang sa akin rin naman, foreigners will not really know exactly what's happening in the Philippines. I have to butt no, in no, no, now. No. Teka sandali. Okay. Pero, with General Luna, you see something that has scope, that has scale. And to me, Gerald did a good job. Nobody does these things perfectly. Kahit nga yung Napoleon recently, grabe mabash eh. Pero ako, ang punto ko, bigla ka naman nagpakita ng ganito kalaking pelikula. For all its faults, I think it's still something that would be a good gateway to show another facet of Philippine history. Kanina, nandun na yung ganito kami noon, paano kayo ngayon eh? Ito, ibang punto de vista naman to. O, sige, magsalita ka na. Okay, faults, for all its faults, plural. Oh, ito, granted. Ang sinasabi mo, ang mga banyaga hindi na malalaman yung mga mali. If I love akong ito, nakalagay yung date, eh kung i-check nila, ito ba talaga nangyari? Bakit mali ito sa mga history books? Okay. Wait. Sige, okay. You gave me the floor. Okay, sige. Tapos, pag may makakita pa Amerikano niyan, ay, bakit meron silang crochet nung panahong yun? Eh, ang crochet did not come in until mga 1910. But you're nitpicking eh. Kasi, I am not nitpicking. No. You're nitpicking because it's no different from a lot of the other movies na historical na basahin mo na lang nga ang kwento nila na okay. ang gagawin lang ng karamihan ng mga manonood, maghahanap sila na, alam mo, mali yan because this thing was not introduced until 5 years after the period when this movie happened. But it doesn't take away from the enjoyment of the movie. But if your idea of enjoying the movie is looking for all of the mistakes, no. Then that's, I think that's on you. Kung itatama mo naman, ganito kami noon, okay. May flow yan ha, sa production design. Meron sila corrugated roof. No. Pero pinalampas ko yan. I put that in my okay. list. I understand that. Pero ito but naman by, kasi, by ito same, naman kasi, litahan niya ng mga mali. Hindi, granted. Pero yung sa akin, ang ano mo naman, kaya ang mga director natin minsan at saka mga producers, paano rin mag-aambisyon kung tuwing papanurin lang hahanapin mo mali? Yung sa akin, it has its flaws. But when they also made Goyo naman, a lot of the criticism that was hurled at General Luna on certain aspects of it, they tried to correct it naman with Goyo eh. I'd like to think also that kaya yan nag-gross ng kasing laki ng gross niya kasi marami rin naman yung sa mga tao na tuwa dun sa nakita nila, na impress sila. Ang sa akin rin naman, sa mga banyaga, kung ipapapanood mo rin siya, all of a sudden, unlike all of the rom-coms and the other comedies and the smaller budget indie movies, we suddenly have something okay. that has scale. May I, sir? Okay, okay. Go. Hindi, ako, kung papipiliin mo ako ng mga important films, isasama ko General Luna. Mm. Because malaking kontribusyon ng General Luna because siya ang, yung 2015, siya kumbaga binuksan niya muli ang pintuan para sa mga Filipino movies, nanood ang mga, kahit ang mga elitista, mga Pilipino, ng General Luna. So, malaki ang kanyang importansya. Ang punto ko lang naman kasi, halimbawa, kung production design, pwede mo naman ini-research eh. Sinasabi ko na importante siya. Na malaki ang contribution niya and I am happy na meron tayo isang pelikulang General Luna. Kaya lang kasi correct. Kung maayos mo naman yung kahit yung mga mumunting bagay, hindi sana inayos mo na. E-research lang naman yun. Butch, ang point lang naman dyan is you're introducing
movies to a foreign audience. Think of it this way. Maraming nakapanood ng General Luna. Somebody else or a lot of people have watched it who can concur, who can recommend, who can agree. You already have the discussion point. Pero kung halimbawa, ang ilalagay mo, pelikulang hindi pinanood. So kung halimbawa, foreign ako, sabihin ko, oh, you know, I like General Luna. Eh, lahat ng kakausapin ko, wala nakapanood ng General Luna. How is that a gateway to Philippine cinema? Okay. So the idea for this is, kaya yung sabi ko nga, mahirap rin yung listahan eh. Because may I again, sir? Teka sandali, you're looking at a situation where it has to be competent on maybe a technical level, but on a creative level, it's also there. On a level that can be appreciated by the audience, it's also there. That affects your appreciation of the film, then so be it. I appreciate General Luna, kaya lang kasi, ang pinupunto ko lang, gagawa ka rin lang naman, edi itama mo na. O hindi, wala naman siya sa listahan mo. Hindi ko alam kung bakit nanggigilaiti ka eh. Hindi, kasi nga, no, because inaano mo na parang, yun lang sinasabi ko. Hindi, ako lang ang sinasabi ko. If I'm going to introduce movies, Filipino movies, saka, that can be appreciated by foreign. Sino nang gagalaiti sa ating dalawa? Oh. Para ako nakasmile, ha? Bakit pumuputok na yung barong mo? Nagpuputok na yung... Nag-incredible hal ka na, nag-chest out ka na. Sige na number 5 na kasi bago matuloy itong away natin. O di aawayin pa niya ako, ang number 5 ko, Tanging Yaman. To me, Tanging Yaman is something... Agree. Is something that's universal. When we talk kasi about movies that you want to show to other people, you also have to look at the universality of the sentiment and the emotions. Kasi it's something that will connect to the audience. Parang my big fat Greek wedding. Why did it work so much? Because a lot of people can relate with what's happening. Even if you're not Greek. So it's the same thing with Tanging Yaman. A lot of the issues that they have were very, very universal. Whether it's the diaspora on the side of the family of Dina Bonnevie, or even the sibling rivalry where you have one child which is apparently or seemingly more favored by the mom and whatever. Si Janet Delgado. And then you have the and one who takes on the responsibility, which is the character of Edu Manzano. Or, you know, just the reality that Alzheimer's can hit anybody, and it is something that's so devastating and debilitating to any family that encounters it. So to me, that's part of it. That's the universality of it. Okay, number 4, you had it in your list, Sana Maulit Muli and The Mistress. Again, they're very, very polar opposites. Yung sa akin, yung Sana Maulit Muli, it shows that behavior, as you mentioned it earlier. But to me, as a gateway also, you have Lea Salonga. And if you have somebody who's internationally famous, malaki ang natutulong na, oh, you know, you should watch this movie. This is a movie of Lea. And it's easier for somebody to just decide and say, ah, yeah, sige, I've heard of her. I know who she is. Now, with regards to The Mistress, this was actually not in my list when I was thinking about this several years back. But I was actually quite surprised that I had some friends from different countries, most recently an Australian. And she said, Lea, I watched The Mistress because the title intrigued me and whatever. And I found it to be a very, very well-crafted movie. The characters look good. And now, I'm curious to look at the other works of the director and the actors. And to me, when you have something like that, a reaction like that from foreigners, that's a great way for them to be introduced to Filipino movies. It may not be the theme that you want. However, if what you want is for them to discover Filipino movies, when you get reactions like that from people, to me, it's very, very important to play up to it. And ito kasi, nagulat ako kasi I got that from several people. And maybe it's the mystery side. Maybe it's something that's also universal. Yeah, maraming may kabit. Maraming kulukadidang. And then, the way the movie was crafted was also not naman melodramatic in the way that our other dramas were. I guess it's still more melodramatic for foreigners, but yung pelikula, it has a very, very modern sensibility. Okay na, kasi at least nandiyan si Hilda Coronel, ang ganda-ganda hanggang ngayon. Oo, totoo naman. Buti na si Hilda, ang dami niyan po sa social media ngayon eh. Ang next movie ko, Dekada 70 and Bata-Bata, Paano Ka Ginawa? I think Dekada 70, by the very nature of it, the martial law years is a very important part of our history. Whether a revisionist history wants to change it or not. And this is a well-crafted movie directed by Chito Ronyo that starred some of the biggest stars of the Philippines. Now, so both of these are there mainly for
for content reasons in a way. So dekada depicts a particular era of the Philippines. Now, ang bata-bata, it's actually relevant if, for example, the people you're talking to are very, very concerned about women's issues. Because especially now, when you go to a lot of first world countries, nagtataka nga ako, sabi ko, bakit sa kanila ngayon lang nagiging issue yan? Eh parang sa Pilipinas, ang tagal-tagal na naging issue yan, matagal na yan napapag-usapan. And I think bata-bata, paano ka ginawa, is a very, very strong narrative about the concerns of what it means to be a woman, a mother, a single parent, an activist, somebody who has social responsibility. And I think it will resonate with a lot of people, like the people who are also looking for the movies of Marilu Diaz-Abaya because she talks about women's issues. So when they bring that up, we actually recommend this movie also. Basta ako, wala akong sinabing masama. Tungkol? Basta, wala akong sinabing masama. Ah, kasi kanina si... Kasi sasabihin mo, meron. Kasi kanina mo sinabi bago tayo nag-upisa. Okay. Okay. My number two movie is Oro Plata Magna. Wow, pareho ng ranking. Oh my God. Oro Plata Magna, to me, is a flawed masterpiece. To me, the Oro and Plata segments were kasi perfect. Kasi hindi mo alam kung saan napunta si Mary Walter. Hindi. Hindi. No, I always felt that the third act was something that Peke tweaked to make it more commercial. Kasi at para, hindi mo alam kung ano si Kulidesma doon? Hindi, yun yung issue ko sa kanya. It really is the way it was. Parang, kumbaga, you had something that Oro and the Plata segments were so well-crafted. Parang biglang nag-dissonant yung act 3 in the way it was handled. But to me, despite the fact that that's how I feel about the third act, to me, it remains one of the best movies. It is the greatest Filipino movie. Produced. It is the magnum opus of Peke Gallaga. He may have done a lot of other movies after that, but I think Oro Plata Magna remains his best. And I think when you're going to show it to foreigners, it has the flair, it has the style, it has the culture, it has the history. It has the butong pakwan. It has the richness of texture. So, butong pakwan or not, it's something na pag pinapanood mo naman sa Banyaga, mai-impress naman at mai-impress naman sila. Like what I said. Ay nga, I agree naman with Butch eh. Sa butong pakwan lang naman tayo nagtalo kanina eh. So now, it brings me to my number one. And I guess it's Himala. Now, ang Himala, let's put it this way. I've always had some reservations about the movies of Ismael Bernal. Kasi ang feeling ko si Bernie parang si Lino Broca. Kailangan bibigyan mo rin sila ng magaling na technical support. If not, medyo sasablay rin yung pelikula nila. But to me, Himala, I think the role it portrays in our cinematic history is also something that you cannot deny the movie. When it was voted the best movie in the CNN poll, in the Asia-Pacific region, kung iisipin mo, noong 2000, di ba nasa top 18 siya, tapos it was narrowed down to top 10. Pagkatapos, ang mga kalaban niya, mga Crouching Tiger, Old Boy, Chungking Express, na kung titingnan mo, you're really talking about masterpieces from a lot of the Asian masters. So, sina Ang Lee and the others. And for Himala to have done that, ang feeling ko, pag minention mo ang Himala, because of that international recognition, mas madali rin siyang itulak para sa mga foreigners na panuurin. Kung sila ay mga cineast at kung sila ay medyo may katandaan na, pwede maaalala rin nila ang mga pelikula ni Nora Honor na nagkukumpit sa Cannes at sa Venice and all of the other festivals. To me, something as basic as, nung nalaman ng Venice Film Festival na ang Himala ay restored, they contacted us and they said, when are you planning to show it? And I said, no, we were already planning to show it around July. Ang sabi nila, would you be willing to have a world premiere in Venice? But it would have to wait until the Venice Film Festival. Ang akin, aba, Metro Manila, Venice, saan ko pa ilalagay yan? Pero when you have a movie that has that kind of recognition, where the actors, the directors have that kind of cachet, tapos kung iisipin mo, yung tatlo dyan, national artists na ngayon, kung mag-i-introduce ka ng pelikula sa Banyaga, mas marami kang bragging rights. Ang nakikita ko lang dito ha, ang listahan natin, parang never tayong, ang disparity parang was never this big. Because our own personal criteria for this is different. Ang iyong ang sa akin kasi mas yung ano ko is for in general sa iyo kasi parang ang you were doing it for the mga cineasts no, all over the world. No.
That's why if you'll notice, my list is a bit diverse. Because yung sa akin, it really depends on who you plan to show it to. If you are planning to show it to cineas, then there are certain titles that you will recommend. If you plan to show, that's why I have something like Rewind also in my because if the person you're talking to has a more pop culture sensibility or likes more entertaining or more modern fare and whatever, iba rin yung itutulak mo sa kanila. Kaya meron kang The Mistress, meron ka Sana Maulit Muli, di ba? Yun yung mga titingnan mo. Meron ka mga Tanging Yaman. Yeah. And with that, sana nakatulong kami para lalong-lalo na yung mga listahan ko na para may angat naman ang antas at ang integridad at ang respeto para sa mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Mabuhay ang mga OFW. I do not disagree with your list. That was the criteria that you used. This is the Butch Francisco who is in his burial outfit. And Leo Katigbak who is in his jacket in the heat of summer. Alam nyo, mainit ho sa labas, pero dito sa studio, parang feeling ko lalagnatin na ho ako sa lamig. Ako kahit sabi mo pa, sige, nakapamburo na ako. I take pride in anything Filipino. Ako po, si Butch Francisco, isang mamamayang Filipino. Kaya tina mo, kahit nakabaro ko, kita ang nipples. Pambansang nipples po yan. Ingit ka lang. Thank you very much for watching this edition of Best and Bets. Ako po si Butch Francisco. Ako po si Leo Katigbak. Na panik sa mga banyaga. Okay. And we're not yet done. Kasi... Okay. And we're not yet done. Kasi dami mo pang gusto sabihin, Butch. Hindi, ikaw lang kasi. Yung marami gusto sabihin. Meron tayong bonus na listahan. May bonus content tayo para sa ating podcast. Kasi imbis na top 10, top 13. Oo. So, si Butch ang mauuna kasi siya ho yung mas matanda. Pauunahin ko na siya. Pero mag-alternate naman tayo. O sige, ano yung susunod mo? Galing sa matanda, ah. Okay. Nagsalita. Sige. Uy, ako naman tinatanggap ko ng senior citizen ako . Alam ko mas bata ka sa edad, pero between the two of us, sino ba mas mukhang matanda? Maraming salamat po sa Belo Medical Group. Walang siyensya. Walang siyensya. Para naman sinesyensya ako doon, no? Uy, di ba, dami, kaya nga, nagpo-promote ka na ng mga ex-deal mo . Uy, bakit? Ingit ka lang, may sponsor ako. Oo nga. Oh, may sponsor ka. Gusto mo, dalhin ko lahat ng sponsor ko. Oh, kaya. Okay lang yan. Anyway, ito yung bonus for my sponsors. Ito. Okay, so this portion is brought to you by Belo Medical Group. Naisingit talaga. Okay. Okay, hindi. Ito yung pinag-usapan namin kanina ni Leo. Yung ano mga pelikula na gusto mong ipakita sa mga banyaga, sa mga turista, sa mga dayuhan. Ako, ang additional ko, Hihintayin Kita sa Langit. Okay. Kasi para lang makita naman nila how gorgeous Filipinos look. Di ba? And we can do a very good adaptation of something like Wuthering Heights. One generation removed. Yes. Okay. So, kasi makita mo naman si Don Subleta at si Richard Gomez. At saka yung para makita lang yung seascape. Tama. Di ba parang ganda-ganda yung may cliff, tapos tama. Yung mga alon, di ba? Na parang kung ako yung nandoon, bigla mo ako itutulak na lang. Sa bangin, di ba? Parang ibig sa idodon zulueta mo ako, itutulak mo ako sa bangin. Ilileo katigba kita. Okay. Ayun. Okay. Okay. Sana mabuhat kita, no? sandali. Ano, alternate muna tayo o ano? O gusto mong ratsyadahin yung sa'yo? Tapusin ko din sa akin. Ito, kasama to sa listahan mo kanina, yung Tanging Yaman. Kasi nga, it's not really just the dementia factor na talaga sa totoo lang. Ito ang pinagdadasal ko gabi-gabi. Na mangyari sa'yo? Na mangyari sana sa akin pag 201 years old na ako. Yun na. Diyos ko naman, ano mangyayari nga sa'yo tapos mukha ka naman na-aadlas na. At least I still have a sound mind and body. Okay. Okay. With nipples, okay. And with Belo Medical Group, hindi ako magmumukha na aagnas. Okay. Yeah. Okay. So, nandun yung para ipakita naman natin na yung kung ibang mga Caucasian countries, Western culture, ay dinadala sa home for the aged, ang kanilang mga
magulang, mga lolo't lola, tayo, inaalagaan natin ang ating mga elderly citizens. Like, ikaw kaya sa kanila dadalhin? Tama. Sige. May mag-aalaga sa'yo. Siguro naman. Wala akong kamag-anak. Hindi ko wala. Anyway, pero hindi, huwag kang kalala, hindi kita bababayaan. Ito, maisusok pa ako. Hindi mo ako bababayaan, itutulak mo ako sa bangin kung nandun tayo sa location ang hihintayin kita sa langit. Hindi kita pag-aakasena pa masaya papunta Batanes. Hindi, alam mo, pag ganyan, ang ire-request ko pag halimbawa nagkameron ng touring show ito, ire-request ko na dapat either si Noella o si Christine lagi kong kasama. There has to be a witness eh. Kasi baka mamaya pag halimbawa malingat lang sila, biglang, ay, nasa na si Leo? Yung pandalawang yan. Hello! Teka, nagkaroon kay picture taking kami, hindi nyo nakikita. Okay. At yun nga, na, yung kay Gloria Romero, na paano lang. Pero in a way, nakakalungkot lang na doon sa kwento. Hindi na na-realize ni Gloria Romero na pinag-aagawan siya ng mga anak niya kasi siya titira. Diba? Diba parang diba for an aging parent, parang ang sarap nun na parang yung mga anak mo, parang, ay, sana si mama dito na lang sa atin, di ba? Oo, yun. Tapos, at ang last bonus ko ay ang kakaba-kaba-kaba. Para to show naman, the foreigners, that we have such intelligent and sophisticated humor, di ba? Yes. I actually agree with that. And in fact, whenever we play kakaba-kaba now, nagugulat ako na ang reaction nila is pretty... Iba kasi yung magre-react sila dahil natatawa sila dahil luma or whatever. Ito, tumatawa sila. I think for Mike, intended them to laugh. Eh. Yeah. So alam mo na Mike's comedy was really ahead of its time. Because even Mike was saying, hindi naman kumita tong scene ito nung unang pinalabas. Eh. Flop siya noon. It seems to have just discovered its audience much, much later. Oo, tapos hindi. Tapos makikita pa nila yung mga eksena ni Buboy Garubillo na... Pero I'm sure hindi nila na-recognize si Buboy Garubillo kasi ang feeling nila, ang tanda-tanda na ni Buboy ngayon, ang bata pa ni Buboy. Oo, diba? Yung yakuza siya. Diba? Yun. Kasi si Boyet at si Charo naman, medyo pareho pa rin ang itsura nila. Marirecognize mo pa. Kahit si Sandy. Oo, lalo si Charo. Charo at Sandy, ganun pa rin naman talaga. Okay, so ikaw, anong bonus mo sa akin? 13th month pay, 14th month pay? Okay. Ang isa, kisap mata. To me, Kisap Mata, I really think it's also Mike's strongest film. Eh. My only problem lang with Kisap Mata is it's the same thing with Maynila sa Kukunaliwanag. It is really such a heavy material. But if you're talking to somebody who's a cineast, I think it's going to work because they will be able to appreciate it. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Dalagang you did this para sa mga cineast. No. Well, hindi. Because my other titles are not. Eh. So, ang susunod na anin ko naman, Hello, Love, Goodbye. Okay. Which I think is a very contemporary account of the OFW issue. Po sa mga taga-Hong Kong. Pero beyond that, you know, when I was in Argentina, one of the things that surprised me... Dami nung narating ka kanina, nag-Italy ka, nag-Argentina. Nakakaingit ka talaga. Oh, hindi, ang sa akin... Nag-aral ka sa Illinois. Tinan mo, ang sa akin, meron yan dugtong. So, when I was in Buenos Aires, pagkatapos meron kaming tour na sinama, nung nalaman na Pilipino ko, ang una niyang tinanong sa akin, kung kilala ko si Catherine Bernardo. So sabi ko, yeah, I've actually worked with Catherine. So I even showed her my picture with Catherine. And she's Argentinian. So, tapos sabi niya, I am a big fan of hers and I've been watching her movies. Tapos sabi ko, what appeals to you? What about Catherine appeals to you? And the way sabi niya, si Daniel Padilla. Nothing related to that. When she was describing it, sabi ko, alam mo, there's a universality that seems to come with having somebody like Catherine. So sabi ko, if that's going to be the case and she's appealing to a lot of different audiences, it's also a great gateway. The film is a good gateway on the OFW plight in a modern scenario. But at the same time, you do have personalities like an Alden Richards and a Catherine Bernardo who seems to be crossing over to an international audience. Pero alam mo, I'm so proud of Catherine because isipin mo, si Catherine gandang Pinayan, ha? Oh, diba? Tama. Ganda, yung hindi masyadong mistisa, pero... Correct. Diba? Ang ganda... Gandang Pilipina talaga. But I think that's the one that's working in her favor. Yeah. Kasi kung halimbawa, pag tiningnan mo yung mga mestizo at mga mestiza nating mga artista, I remember when I was having a conversation with the head of ABC casting in the States. Sabi niya, Leo... Nagpapakast ka?
Hindi, kaibigan ko. Nasa nagka-casting ka, nagka-casting couch ka? Hindi, kaibigan ko yung head ng casting. Pilipino siya. Sige. Tapos sabi ko, why do you think medyo hirap na mag-work for Filipino? Sabi niya, you know, Leo, you have, and I won't mention the names alam. Sabi ko, you have these actors and these actresses. They're all good looking. But when we're casting for a role, whether it's something like OC or Melrose Place or whatever, you have a lot of gorgeous looking actors and actresses coming in. Pero Caucasian ang pictura. Your good-looking people will suddenly look ordinary. Not unless they bring something special. Kaya, Tim, why do you think Inigo was cast in Monarch? Because si Inigo mukhang Pilipino eh. Hindi naman siya mukhang Timothy Chalamet or Chalamet or iba eh. Inigo? Pascual. Di ba ito sino ito sa yun? Hindi ah. Pag tinan mo si, ano, mukha naman Pilipino si Inigo. Hindi siya yung mistisong Amerikano. Ganun ba? Hindi, pag ano mo, ang ano mo siya, kaya even his character is adopted from the Philippines eh. Kaya yun yung character niya dun sa Susan Sarandon Soap eh. But what I'm saying is, they do have that look that allow, why do you think Dali De Leon is also appealing right now? Or Tetchy Agbayani. Oh, even Tetchy Agbayani. Because yung pagka-Pilipino nila is something that works in their favor. Okay, my last title naman, this is more related to the director, I think Mick Red. Kasi remember, The Leader was one of those movies that really crossed over to a wider audience. Alam mo, I would have included sana sa top 10 ko. The Leader kasi I had some issues with the movie. But sige, magnitpick but, ka. But Mick handled the movie very, very well. No, it's not Nadine. Hindi ko sinasabi, wala akong sinasabing Nadine. Hindi, kasi nung last time yan yung iginate mo sa akin, ako nabash na kapatid. Na kaya dahil kay Nadine. Eh, hindi naman yun yung issue ko dun sa pelikula. Oh. But ang sa akin kasi, si Mick as a director, napupulsuhan niya yung bagong generation, local and foreign. So in fact, even movies like Eerie or di ba Black Sea kay Mick Ranyon, di ba? Meron siyang nakukuha na response from a young generation, both local and foreign. So to me, if you wanted to introduce foreigners to Filipino movies, granted, ito naman, iba yung format, medyo horror naman, I think he's the right director for something like that. His movies are not artsy. I mean, he can do artsy, but a lot of his movies have very, very commercial sensibilities. Yeah. And I think that's something that's important if you want your movies to be appreciated by a wider audience. Isa lang masasabi ko dyan. Pag nanonood kayo ng The Leader, para rin kayong nakikinig ng podcast kasi wala kayong nakikita. So ako, ayun yung aking additional three. Actually, yung listahan namin ni Butch, I think will go on and on. Eh. Kasi nagkakaiba-iba na lang yan sa ranking depending also. Gusto mo dagdagan ko pa? Ha? Gusto mo dagdagan ko pa? Oh, kasi pwede ko rin dagdagan yung akin. Pero I think 13 lang naman ang hiningi nila. So on that note, I think, I hope you enjoyed our selections. I hope you can come up with your own selections so that you can have these discussions with your friends. Kasi opinion naman lahat ito eh. Kanya-kanya naman yung panlasa, kanya-kanya yung pananaw. Kaya tingnan nyo kami ni Butch, nagtalo kami ka talaga kanina. Ay hindi ah, ano, agree nga ako sa'yo eh. O hindi bagay sa'yo, sweet and demure. Alam mo talaga hindi bagay. Oh. So on that note, ito po si Leo Katigbak. At ito po ang napakabait na si Butch Francisco. Ito naman o yan, mabait naman o si Butch Francisco. I am saying that myself. Wala nang ibang magsasabi pa nun. Siya na ho yung nagbubuhat ng sarili niya bang ko. Kahit nanay ko, hindi nasabi yun. Uy, angst mo yun. Ang nanay mo, hindi sinabi yun. Hindi. So ano ka lang? Lagi ka napapalo mo? Ay, hindi rin. Hindi ka pinapansin? Hindi. Ang sabi naman ng nanay ko, ang magandang parte lang, ang ano lang, pinupuri lang niya, maganda raw pa ako. Ah, okay. Oo. I cannot relate to that kasi wala naman akong planong tingnan ng paa mo. So, hindi, so on that note, uy, alam mo, nasasabit na si Noelo ano, sa iniinom niya. Pinagkakitaan ko na yan, nakapag-endorse ako ng medyas. Kasi tinago yung paa mo. Dahil sa paa mo. Okay. Puro endorsement. Sigilin nyo nga. O siya, ito po si Leo Katigba. At si Butch Francisco. Sa top 30 choices ng Best and Bits. Top 3 lang to sa podcast. Ha? Top 3 lang. Hindi. Bonus round lang to. Kaya nga, so the podcast gets 13. Because they will hear the 10 plus the 3. So talaga hindi ka, not listening to instructions. O siya, tapos na po. Ito po si Leo Katigba. Siya po si Butch Francisco. Wala na po siya sasabihin. Meron watch pa. Watch our next edition. Goodbye. Thank you. Yun ang sasabihin ko. Maraming salamat for joining us.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.